Welcome back mga kaibigan, magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat. News and updates ulit tayo ngayon, kaya huwag na nating patagalin pa. Let's begin. Unahin na natin itong update mula kay ano mga kaibigan, no? Kay Hale. Ito ay kaugnay pa rin, no? Doon sa current player to advantage, no? Kahapon na tinapik natin kahapon. Pero ito, focus sila, no, sa mirror body parts. So basahin muna natin yung tweet, no, na nag-spark nitong discussion na to. Na mula naman kay ano yun, kay El Crocante. Sabi niya rito, I have tested mirror match 10 matches each with my friends and the win rate of turn 2 was more of 80%. I am speaking of matches with people that both are in challenger above 300. Yun nga mga kaibigan. Nag-test sila, no, na magkakaibigan ng mirror matches, 10 matches each, at ay napatunayan nila na 80% of the time player 2 ang nananalo. Tapos yung rank nila ay within the top 300 na sa challenger. Okay, so ngayon dadako ulit tayo doon sa thread ni Hill mga kaibigan, no. At babasahin natin 'tong sinabi niya rito. More feedback from the previous thread, this time from Crocante L. Thank you for this, sabi niya. Mirror matches are something that has definitely been taken into consideration. From the previous data, it might have been noticed that there is a note in the scope called mirrors allowed. At sabi niya pa rito, this actually because I have a filter in place to somewhat detect mirrors. But there's a few important points to discuss here, so it's very clear to everyone. What the program considers to be a mirror is any match where both teams possess at least 50% of the same parts. So, ang kinoconsider na mirror ng data ni Hale ay at least 50% of same parts. Parang hindi naman ano yun. Parang hindi naman na mirror yun, makibigan, no? Pero, ituloy natin, no, ang pagbabasa. Baka may explanation pa siya rito, eh. At sabi niya pa rito, and I'm certain the immediate response some of you might have is that's not a mirror. Sabi niya, no? A true mirror, of course, would be where every little detail is exactly the same. Perhaps even the players themselves. However, if I force a 100% match, the sample size would be a pitiful. Okay, so kaya pala, no? Kaya pala siya nag-set ng ganoong filter kasi hindi sasapat or hindi tutugma yung data na magagather niya. Okay, it makes sense naman mga kaibigan, no? At ituloy pa natin ang pagbabasa dito. Here are two tables. Palakin natin mga kaibigan, no? Ayan. At sabi niya rito, dito sa gilid, one where there are no restriction, no filtering for mirrors, and the other where only games of mirrors are observed. On the far right, you may see a percentage of games. The observation is less than 20% of games played in the top 1,000s are mirrors. Yun nga mga kaibigan, no? From top 1,000 in slices of 100, yung tables na ano pinakita niya rito mga kaibigan, meron ding ano, meron ding bracket. Dito may bracket, player 1 win, player 1 win rate, player 2 win rate, games at axis. Yung isang table, no filtering for mirrors. Yung isa namang table, mayroong filter na at least 50% of parts on each team were the same. Dito sa further right, mga kaibigan, o sa side, makikita nyo yung percentage ng games na mirrored, which is less than 20%, mga kaibigan. Take note na from top 1,000 itong data na ito. At hindi natin alam kung ganito rin, no, yung percentage, no, as a whole. At sabi niya, sabi pa ni Hale dito, may karugtong pa to eh. Basahin na muna natin ng mga kaibigan. Sabi pa ni Hale dito, for the most part, the rates do not stray too far away, where plus or minus 3% at most.
And there's no clear trend either where one sample is more or less favored towards either player. Interestingly, the gap in some slices become close with mirrors, whereas in other, they are further apart. So, ibig sabihin, hindi rin fix yung ano yung trend, no? Kung yung isang turn ba ay mas lamang kaysa sa isang turn, considering ang mirror parts. Pero sabi rin ni Hill, sa ibang slices, mas malapit daw yung gap ng mga mirror body parts. Pero sa iba, sobrang layo naman. Kaya hindi talaga consistent at mukhang masakit sa ulo, makaibigan, no? At dagdag pa ni Hill dito, ano tayo? As for ensuring that players are of equal skill as per usual, we've limited each slice to represent gaps of 100 ranks. I could have forced an inter-tier filter where only games of players within the same rank, within the same bracket are recorded. But again, the sample size would be pitiful. Sabi niya, no? So dito, kinukonsider nila yung equality, no, ng skills ng players. Kaya nag-limit sila ng gap of 100 ranks. Sinubukan naman daw nila yung inter-tier, meaning yung Challenger, Dragon at iba pa. Pero hindi raw makatotohanan na inadequate daw talaga yung sample size, which is hindi naman ano magandang representation of data. At sabi pa ni Hill dito, mga kaibigan, overall the considerations CropNTL has shared are valid and will be looked into further. For the immediate time, this is all I can share without needed to exert too much effort. Sabi pa niya rito, I understand that it will not match the scope provided exactly. And I'm certain considerations such as those are not optimal teams. Those aren't actual mirrors and it depends on the kind of mirrors among others. Yun nga mga kaibigan, aware naman si Hale sa iba pang complexities kapag mirrors ang pag-uusapan. Mabilisan lang naman yung ginawa, no? Yung itong data-driven tables at red. At sabi niya pa rito, mga kaibigan, asa na tayo? Ito. But given the plus minus 3% difference and less than 20% representation in games, while yes, there is some impact on the numbers. It's, in my opinion, not extremely significant. Dagdag pa niya rito, a personal experience will, of course, vary. Some players own teams that do very well against the mirror. Others do a bit more poorly. And I'm certain someone is going to reply saying the fight mirrors more than 20% of the time. And I want to remind, these are averages, sabi niya, no? Aba, tama. Yun nga, mga kaibigan, pinapaalala lang ni Hale na mga kaibigan, no, na iba't iba pa rin talaga yung na-experience ng players in-game kapag nakakakalaban, no, ng mirrors. Itong data, no, na pre-provide niya ay average lamang, sabi niya dun. Sabi niya pa, that's all for now. And thank you for reading. I'll try to get back to this. And for fun, there's another pool. What number of parts do you feel like need to be similar to consider a match as mirror? Meron ulit pa poll, no? Si Hale dito. Ang pamimilian naman ay 9 out of 18, 12 out of 18, 15 out of 18 at 18 out of 18 dahil nga meron tayong 6 body parts, no, per axis. So 6 times 3 kaya 18. Kayo mga kaibigan, anong sa tingin nyo ang makukonsider na mirror matches? Ilang body parts ang magkakapareho dapat, no? So comment kayo dito sa ating comment section, mga kaibigan, no? At tapos may PS pa dito si Hale, sabi niya rito, yes, I'm aware runes and charms can make all difference, but we'll call those variants for now. If you apply too many constraints, your sample size dwindles. So there's some amount of balance required here. Yun nga, mga kaibigan.
Para sa akin, ang other sakit ng ulo yun, no? Kapag i-consider pa nila ang runes and charms. Pero why not, di ba? Kung makakapag-present sila ng data na, excuse me, maybe na-included, no? Yung ating runes and charms na ginagamit ng teams. Dahil magandang malaman, no? Kung sakali, para makita natin yung magiging epekto ng ating runes and charms sa magiging win rate, mga kaibigan. Yun, next na tayo, mga kaibigan, no? Dito na tayo sa ating pangalawang update. Ito, bullish to, mga kaibigan. Good news to, no? Itong next update naman natin ay mula sa Ronin Network, mga kaibigan. At sabi nila rito, we are initiating coverage of RON with a rating of bullish. Thank you, Bankless HQ. We encourage our community to consume as much Bankless content as possible. Ryan is A. Adams and Trustless State have built the number one media brand for EBM-related news. Yun nga, mga kaibigan. Sa kaalaman ng lahat, ang Bankless ay isang well-known na global community focus on cryptocurrency. Meron silang iba't ibang content through podcast, social media platforms, at iba pa. Kaya being covered by them is a big deal, no? Dito sa article na pinublish nila, gusto ko lang din i-share itong part na ano, itong part ng price impact, no? Palakin natin 'to. Ito dito tayo sa price impact, mga kaibigan. Sabi nila rito, the onboarding of new partners outside the Axie has the potential to catalyze significant growth in the Ronin ecosystem by onboarding new cohorts of players. Furthermore, should one of the games become a hit, it could help strengthen Ronin's network effect by spurring even more studios to build on the chain. Ron staking should also serve as positive tailwind for price, as it will encourage long-term oriented holders to buy and stake their tokens in order to earn yields from token emissions and trading fees. Yun nga, mga kaibigan. So, napakagandang move, no, ng itong partnership na to ng Ronin with the other game studios, kasi hindi lang nila in-expand yung magagawa nila outside Axie Infinity. Mas lalo pa silang makapaghikayat ng ibang mga games, no, na i-pursue ang Web3 technology at mag-build within Ronin chain. Isa pang makakatulong sa price ng RON tokens ay ang RON staking, dahil nakakapag-onboard sila ng mas maraming long-term oriented holders or investor na mag-stake, knowing na everyday, yun na, nakakapag-claim sila ng rewards dito. Kaya tulad ng Bankless, mga kaibigan, bullish tayo, no, dito. So malaki talaga ang impact ng ating Ronin ecosystem, no, sa ating Axie Infinity at sa lahat, eh, no, as a whole, mga kaibigan, sa builders program. Kasi nga itong ano natin, itong Ronin natin, ito parang ano to, eh, parang ano, no, parang center, no, ng ano natin, ng piece natin dito sa Axie Infinity ecosystem natin, itong Ron natin. So para siyang ano, eh, para siyang puso, no, para siyang heart ng ano natin, no. Grabe. So bullish tayo rito para sa Ron. So magandang ano ngayon, no. Ito hindi financial advice, mga kaibigan, ha. Maganda mag-stake, mga kaibigan, dito sa Ron natin, no. Kasi wala ka naman lugi, eh. Everyday may nakiklaim ka naman, di ba? Para siyang ano, para siyang EXS staking lang din. Pero ang kinagandahan nga nito, mataas yung potential ng RON natin, na tumaas pa yung price na ito. Kasi yung price niya ngayon, ano pa yan, eh. Hindi pa mataas yan, eh. Kumbaga, underrated yung RON natin. Kasi nga, dahil sa dami ng project, no? On the top of the RON network, eh ganyan lang yung market cap natin, di ba? Ang baba, grabe. Kung titignan mo yung ibang ano, mga project, no, sa Web3, lalo yung nasa top 100, yung iba dun, wala namang ano, wala namang kwenta, mga kaibigan, no. So paumanhin, no, sana sabi kong walang kwenta, kasi totoo naman, eh, no, mga kaibigan, pa hype lang, no. So ang daming nalugi dun sa iba, pero itong Ron natin, sampal sa mukha, mga kaibigan, no. Ang daming ano, ang daming developers, mga kaibigan, ng ating Ron, mga kaibigan, no. So inaabangan pa natin yung Ronin Pay diyan, no, na wala pa tayong balita, no, dun sa Ronin Pay nila. Titignan natin yan. At yun nga, no. In short, bullish tayo sa Ron, mga kaibigan, no. At syempre lahat naman, no, sa SLP, AXS, lahat ng token ng Axie Infinity.
bullish tayo. Pero ito, nasa number one ng listahan natin, no? Yung ating RON. Ito, maganda yung future ng RON kasi, mga kaibigan, eh. No? So, hindi ko kayo, ano ah, hindi ko kayo, hindi to financial advice, okay? Ito ay akin lang naman, mga kaibigan, no? So, nakikita natin yung RON na maganda, eh. Maganda yung future ng RON natin. So, yun nga. Dalawa lang yung news natin, no? Pero mahaba. Pero, bawi ako, no? Bukas baka meron, eh. Kasi ngayon, walang masyadong balita, no? Buti at nakakuha tayo. O, yun nga, mga kaibigan. Madako na tayo sa ating, shoutout, mga kaibigan, no? Sa mga nag-comment sa ating last video. At syempre, unahin na natin dyan si Idol Woo, Papis, Washout Lord, Sensei, kamusta na ang rank natin? Matatapos na ang Epic Era, naubos na yung SLP ko kakakraft. Hindi makakuha ng maayos na runes, pero okay lang, bullish tayo. Eh, you know, di ba? Katulad nitong si Woo, Papis, di ba? Bullish. Gaya natin. So, good. Ano yan? Kaibigan Papis, no? So, tuloy-tuloy mo lang, makakakuha ka din. At malapit na yung ating Mystic Era. So, kailangan na natin mag-ipon ng Moon Shards, no? Kung gusto niya talaga mag-craft naman sa ating Mystic Era, malay nyo naman, di ba? Makachamba tayo. Shoutout sa'yo, Idol. At kay Maro Maro naman, present. Salamat, Idol Maro. Kay Team U naman, kalahati dyan sa 1.7 million multi-account loads. Sabi ni Idol Team U. At kay Axie Kiwi naman, naimbag abigat kayong kaidolo. Naimbag nga rabimat kanyam, Idol Axie Kiwi. Ilocano kamat gayam. Kaibigan, no? Kaibigan Axie Kiwi. Shoutout sa'yo, Idol. At kay Kelsey Reganet naman, ako nga Dragon 3, first time ko mag-Dragon, wala pa sa 4K rank. Sabi niya, grabe nga ngayon eh. So, isa yon, no? Isang sign yon. Maraming naglalaro talaga, no? Sa ating Origins ngayon. So, ang hirap talaga. Kailangan natin maging competitive, no? Siguro, kailangan natin, ano eh, kailangan natin mag-stay sa Dragon 1, no? Kung gustuhin natin, ano? O siguro, Challenger, no? Kasi malayo pa eh. Ilang araw pa ba? 4 days? 3 days? O, baka 3 days, mga kaibigan? Parang 3 days? 3 to 4 days, mga kaibigan. So, marami pang pwede mangyari dito. So, parang mas safe na siguro kung nasa Challenger tayong lahat, no? Mga kaibigan, para pumasok ka sa top 5,000 man lang. At kay Silent Magic naman, shoutout sa'yo, Idol. Salamat sa updates, dahil sa updates mo, Lods, hindi na ako tumatambay sa Twitter. Haha, sabi niyan. Salamat, Idol Silent Magic. Ha? Salamat, salamat, idolo. At kay Madam Sensei, pagbati mula sa Dragon 4. At hindi na makalis, sabi niya. No? Ito, updated, mga kaibigan, i-update ko lang kayo, no? So, siya si Madam, ano na, a Dragon 3 na kanina, no? So, masayang-masaya siya, mga kaibigan. Kasi first time niya makatungtong sa Dragon 3. So, yun niya. Sana masarap ulam mo, Madam. Kung gawin na lang nila dyan siguro, one energy lang muna, starting. May tig-isang keep, tapos parang ang magmamatter na lang yung energy burst, paunahan makabuo ng isang energy. So, tag-isang tira, no? Parang matagal yun, idol ah. Pero pwede, no? Sabi niya pa rito, mula yun kay Noel Abayan, mga kaibigan. Ha? Shoutout sa iyo, Idol. O kaya, gawin nila isabay titira after ng turn. Mas maganda yun, matira matibay hanggang matapos. Parang ano, Idol, ha? Parang ginawa natin, parang bito, no? Kasi sabay titira. Pagka itong energy, isang energy, no? Every time, hanggang paunahan, ilan yung burst natin? 10, eh, di ba? So, kailangan mo ng 10 turn, no? Bago ka makapag-burst dito, wala kang energy fragments maker, di ba? Generation. So, ang tagal nun, idolo. Mula yun kay Idol Noel Abaya. Shoutout sa'yo, Idol. At kay Jester Villamere naman. Yo, Idol. Salamat, salamat, Jester Villamere. Shoutout sa'yo, Idol. Okay, at madako na tayo sa ating point check tayo, mga kaibigan. Ang ating BTC, 1.5 pa rin naman. Ethereum natin, 106,000 pesos. At madako na tayo sa ating SLP. SLP natin. Ang SLP natin ay 0.12 pa rin, mga kaibigan. So, wala naman, no? Same pa rin. 0.12 pesos. At ang ating RON, check natin tong RON natin. Baka nag-pump to, no? 0.47 na yung RON natin. Okay, nag-down lang naman siya ng 1% dito, mga kaibigan. So, 62.70. Mataas pa rin to, mga kaibigan, no? Mataas na to. At ito, itong price niya ngayon, kung ano to eh, underrated yung price na ito, mga kaibigan.
kumbaga yung project na nasa kanya, no, on the top of Ronin Network, yung mga project, kaya lahat na, no, nung nasa kanya, yung binibuild sa ating Ronin, hindi makatarungan yung, ano na, yung market cap, no, makibigay, no. So, ito, ang market cap lang natin ay 13, ano ba to, tama ba, billion, makibigay, no, 13 billion lang, di ba? So, magkano lang to sa dolyar, di ba, makibigay? So, ito lang, di ba, ang konti lang ng market cap natin, no, kumpara naman doon, no, sa mga yun nga, no. Ayoko ng ano eh. Sa mga ibang mga coins, no, na puro hype lang yung ginagawa sa mga coins na yun, ang daming nalulugi. Pero ito talagang et, makikita mo talaga sa isang ano, sa isang DeFi, no, sa isang token natin, no, na kapag ka, no, maraming nagbi-build sa kanya, yun, pang ano, pang matagalan yun, long term talaga yun. Yung mga ganyang klase ng coins natin, katulad nga nitong Ronin natin. At madako naman tayo sa ating AXS. Siyempre, hindi natin makakalimutan ang AXS natin. Ating AXS, 400 pa rin naman, mga kaibigan, no? Nasa 400 spot pa rin naman. 400 pesos, mga kaibigan, ang ating AXS, 401, no? Okay, at madako na tayo sa ating leaderboard, mga kaibigan. Reload ko lang to, ha? Si ADRD pa rin, ha? Ang lupit, no? So, balik na naman si Idol or DRD dito sa number one spot. No? Gumagamit siya ng same pa rin, mga kaibigan, no? Yung team niya, tama. O, same pa rin, tama. Itong likuran niya, mabilis mag-rage to, no? Kasi nga, meron siyang little branch tapos furball, no? So, kung maglagay ka ng raging tower dyan, paldo. Tapos yung mid lane niya, mga kaibigan, so ito, siguro front siguro to, no? Ito kasi itong harapan niya, baka ilagay niya sa likod to kasi nga ito, itong mech na to kasi may dalawang ano eh. May pwede siyang mag-duplicate ng cattle dito na dalawa, no? Or confident, no? So, mabilis mag-rage yung ano niya. A glorious main niya dito. Check na natin mga kaibigan yung battles niya. Ito yung nagpapatunay mga kaibigan na OP. O malakas, no? Ang ating glorious main mga kaibigan. Glorious not combo. Okay dito. Yan. Mas marami yung win niya, mga kaibigan, no? Okay. Ito ay mula kay Idol ADRD. So, consistent na ganito ang ginagamit niya, mga kaibigan. Hindi pa rin naman siya nagpapalit ng team. So, meron siyang 73% win rate. Grabe. Grabe naman si Idolo. Okay. At check pa natin yung iba pang nandito na sa leaderboard natin. Okay. Topaz, nandito pa rin naman yan. Siyempre, si Zura, ginagamit niya yan. Number 3, Topaz din. No? Jinx ang number 4, mga kaibigan. Topaz, yung puro Topaz na. Glorious. Puro na glorious main to nandito din. No? So, marami-rami na din. At si Shomai, mga kaibigan. No? Ito yung kaisa-isang nandito na gumagamit ng ano, na kulay green na bird, mga kaibigan. No? Triple Owl. Okay na, naka Miracle Leaf. Check natin may ano pa dito. Bago pa ba? Glorious main. Puro glorious main. Topaz, syempre. Baba. Sustain, mga kaibigan, no? Itong sustain na to hindi na natatanggal dito, no? Nandito lang sa stop 25. Itong si SFG, mga kaibigan, no? At mayroon pala, no? May nakapasok ulit dito, no? So, si, ano naman to? Si Trox, mga kaibigan. So, gumagamit sila ng Sturdy Fighter, mga kaibigan, no? Pero ito, ang gamit niya dito ay, wala naman siyang pure damage. Meron, no? Flyers lang meron siya. Dalawang, ano? So, dalawang backdoor to. Hindi. Isa lang. At tama, dalawa, no? Kasi meron siyang Kingfisher dito. Eh. Tapos, meron siyang Piranha. So, yun nga, mga kaibigan, no? Calcium armor lang siya dito, no? Hindi siya gumagamit ng energy fragment generation. So, pabilisan na lang siguro to. Kasi nga, may cotton tail naman siya. Grabe, no? Check na natin to. Ay, profile error. Paano kaya to? Ay! Wala. Hindi natin makita yung profile niya. Pero may nakapasok na dalawang sustain, mga kaibigan, no, na parehas gumagamit ng Sturdy Fighter. Ito, same kami na ito eh. Kaso nga lang yung buntot niya, fish knock yung akin. Ito naman, potato leaf. No? Tapos, naka-clear. Wala pa kasi ako na ito eh, itong steel shell na to. So, hindi pa ako nakapag-ano. Hindi pa nila in-accept yung offer natin, mga kaibigan. At yun nga, dito na tayo sa ating floor.
market, mga kaibigan. No? Ang ating mga floor, aksi, ay, uy, mayroon dito na 1.1, mga kaibigan. No? So, malamang sa malamang na ano na to, nagbili na siguro to. Ang energy. Ah, binenta na ng mas malaki, mga kaibigan, no? So, 1.1 kanina to, tapos may bumili, tapos binenta ng $5, mga kaibigan. Ang grabe naman, kaibigan, no? Business, eh, no? Business. So, magaling mag-snipe yun, ha? Siguro automatic, no? Pagka may nakita siyang magandang floor dito, sa mga floor, no? May nakita siyang maganda, matik, bili agad. So, 1.4, mga kaibigan, ang ating mga floor axis. So, dito, may 1.5 na tayo sa first page, mga kaibigan, no? Mangilan-ngilan na 1.4, no? Tapos 1.5 na. Okay, mga kaibigan, salamat, no? Good luck, mga kaibigan, sa pag-grind, no? Malapit na ang final push for Epic Era. O, naisip nyo na ba kung anong pipiliin yung Epic Rune sa last day, mga kaibigan? At kung bakit Glorious Main? Bakit Glorious Main, mga kaibigan, no? So, parang automatic na, no? Na Glorious Main, no? Parang hindi na natin kailangan tanungin pa, no? Kung ano yung kukunin nyo sa, ano? Yung huling-huling Epic Rune na ibibigay nila. Choice box kasi yan, eh. So, siguro, wala na, no? Wala, hindi na tayo magtatanong kasi nga, matik, no? Na Glorious Main ang kukunin natin. Okay, basta huwag pababayaan ang sarili, mga kaibigan. Huwag masyadong magpuyat, no? Ako lang dapat magpuyat, mga kaibigan. De, joke lang, may trabaho din tayo. Kailangan nating siyempre, matulog, di ba? Magpahinga din minsan. So, kailangan nating i-balance, mga kaibigan, no? Lalo na sa mga katulad ko, no? May trabaho na 8 hours, no? So, yun nga. Kailangan nating magpahinga, mga kaibigan. Huwag nating masyadong i-force, no? Yung sarili natin. So, check din natin yung kalusugan natin, siyempre. Priority natin, no? At good luck, mga kaibigan, no? So, ngayon pa lang, kinukongrats ko na kayo, no? Kasi malapit na. Kinukongrats ko na kayo agad, no? Mga kaibigan. Okay. Hanggang dito na lang, mga kaibigan. At maraming salamat sa pakikinig at panunod. For more news and updates, stay tuned lang sa ating channel. For your question, concerns, suggestion, or opinions, feel free to comment on our comment sections. Sisikapin nating masagot ang lahat ng iyan. Huwag niyo rin kakalimutan mag-like sa ating video at mag-subscribe sa ating channel, mga kaibigan. Napakalaking tulong ng bawat like at bawat subscribe nyo. Maraming salamat ulit. At mag-iingat kayo palagi, mga kaibigan, ha? And peace out!